Magandang araw, Pilipinas! Welcome to TicTALK with Aster Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay dumayo tayo sa isang exclusive subdivision in Quezon City sa napakagandang tahanan ng singer, actress, comedian, host, what have you. Actually, jack of all trades ang tawag ko sa kanya. Mga kaibigan, let's all welcome Giselle Sanchez. Hi, Tita Aster. Just for TicTALK. TicTALK, diba? Sino si Giselle Sanchez behind the camera? Well, honestly ha, kung mamamatay ako, kung mamamatay ako ngayon sa COVID or whatever, kasi marami na kinukuha ngayon, eh, di ba? I don't want to be remembered as, ayan, si Giselle Sanchez, beauty queen yan, or ang laki ng bahay niyan, or magna cum laude yan, or maraming events yan, ganun. I want to be remembered as somebody na, ayan si Giselle Sanchez, alam mo, pinakain ako niya nung tatlong araw na akong hindi kumakain. Ayan si Giselle Sanchez, pinatawa ako niya nung nalulungkot ako. Or, ayan si Giselle Sanchez, she touched my heart dun sa kanyang Facebook, yung sa Oasis of Love, when she's the speaker every Sunday. Kasi meron ako sa Oasis of... Side promo, no? Meron ako Facebook page. Actually, hindi sa akin yun. It's Oasis of Love. I'm actually a servant there. And I talk there. About the love of God, about surviving parang during sharing the pandemic. Hindi naman na, no? It's usually more of surviving the pandemic and more of course, having a relationship with God. So I would like to be remembered that way rather than, or kahit man lang, si Giselle Sanchez, pinatawa ako niyan. Yun lang, di ba kasi you were asking me kanina, why comedian? You know, you're a beauty queen. You're so smart. You're a good host. Why do you want to be a comedian? Dami-dami ng comedian dyan. Because I really want to make people laugh, tita. I really want to make people happy. Whether it be through jokes or through the word of God, as long as I give them joy, I am just, that's how I want to be remembered. How many are you in the family? I'm the eldest of four. So that's the reason why I'm also like for a time I was helping my dad. So parang breadwinner ako, so pinaaral ko yung mga kapatid ko. Wow. I helped my dad and mom na paaralin sila. And then nung nagkaondoy, nawalan kami ng bahay kasi nga ano, so I didn't want that to happen. So pinagawan ko na lang sila ng house din. So sa Pasig meron silang 4-story or 5-story house din doon na. Wow. Pero manipis lang pa, pag ganun kasi. Hindi kasing laki nito. Hindi. Pag ganun lang. Ito 4-story lang naman. Parang dinuplex namin para maparenta nila dad. Para meron silang para income. Meron silang income. Ay, galing, galing. So, when my dad retires, he's still working pa naman. Pero when my as dad what? Retires, he works for a steel corporation. He's the vice president of marketing there. Mm-hmm. But he's 73 na eh. Okay. He just don't want, ayaw lang mag-retire. And then, lately, nagka-COVID siya because he keeps on going to the office. Yeah, right, and then, tatlong taong nagka-COVID doon. Okay. So, sobrang nervous ko, tita. Alam mo pala, pag nagka-COVID ka pala, ay pag may nagka-COVID pala na mahal mo sa buhay, yes. Mag-worry ka. Tapos, pag nag-worry of course, ka, nagkakaroon ko ng mga sakit-sakit. So, nagkaroon ako ng sakit dito sa sciatic. Anon. Buti na lang nagpunta ako sa Doc Rob's Wellness Center. Hindi talaga, totoo. Inayos to ni Doc Rob kasi yung ano ko pala, parang may scolio ako ng very, very right. light. Right. Pero hindi ko naramdaman yung sakit ayun kasi nga malakas ako. Pero dahil nag-worry ako araw-araw sa dad ko, nagkaroon ako ng sakit dito, sobrang extreme pain. Ganun pala yun. Kaya kayo, wag po kayong mag-worry. Wag kayong mag-worry because worry causes a lot of sicknesses. Ganyan. Totoo yun. Kasi na-absorb mo yun. Minsan hindi mo may iwasan yun eh. Especially pag member of the family mo ang nagka-COVID yes, or so nagka-sakit. Yes, so na-stress ako. And you know, he's 70 plus. I was in lock-in shooting. Oh so, syempre, God. I couldn't do anything. I was calling all the hospitals. Puno! Alam mo nga yung punuan ng hospital. Right. So, I didn't know what to do. So, ako, kukuha na mo yun. Hindi ko alam. Pero sabi ng mami ko, don't worry. Hindi pa kailangan pumasok ng daddy sa hospital. Kaya pa to. So, ang ginawa ko na lang, nag-text ako ng sa lahat ng mga tao sa Facebook. Then, please pray for me. I'm at a loss. My father is, ano, my father has COVID and I don't know what to do. When people started praying for me, alam mo, ganun pala yun. Kapag ikaw, wala ka na sa sarili mo dahil nga sobra ka nag-worry, ask people to pray for you. When people pray for you, they lend their faith to you. Prayer warriors. So, nawawala kasi na yung pananampalataya mo dahil sa sobrang worry mo. So, binibigyan kanila ng pananampalataya. Nagkaroon ako ng lakas. Yes. And doon, na-survive ko yun. And in God's grace talaga,
hindi na nagpunta si daddy sa hospital. And he is now COVID negative. So thank you so much. Thank you so much praise for your God. Prayers. I am so happy. Wow. Oo. Oh, anyway, so ikaw being the eldest of four siblings. Yeah, okay, so ako yung, well, for a time. Hindi, tumulong ka sa father mo. Tumulong ako sa father ko. I was ano. Tapos hanggang ngayon, tumutulong pa rin ako sa mga pamangkin ko, pamangkin mo na. Pero yung makapatid mo, lahat na tapos. Oo naman, nakapagtapos sila and they're all working naman. Pero syempre, 'di ba? Sabi nga nila, which would you rather be? Would you rather be the hand that gives or the hand that takes? I would rather be the hand. So ako, for me, I would be the one that gives. Like, just give me na lang, Lord, all the blessings. Ako na magbibigay kasi hindi naman ako marambot. Parang gano'n. Okay. You were still in school nung nasa college ka pa rin. Yeah. Ka ng show. Paano ka napasok sa showbiz? Okay, I was in this organization called Samascom. So, okay. I always wanted to be an artista na, di ba? Parang gano'n. So, yung sa Samascom, napansin ko, yung mga members doon, naging artista. So, kung member nga dito. Alam mo yung gano'n. Kasi ang mga members na noong time na yun, sila Lauren Jogi. Yes. And then, nung mga later time, sila Tuesday Vargas, ganun, ako, ganyan, R.S. Francisco. So, it's really a showbiz organization. Na Tintin Versola. Tintin's not sa Masko. Ah, okay. So she's cineast, mm-hmm. ganyan. So, yung first ko, yung very, very first appearance ko was in Shake, Rattle, and Roll. Kay Direk Peke Galiaga. So, sa Mascom, wanted, like, sinong gusto mag-talent, sinong gusto mag-extra. So, ang mga nag-extra doon was me, Candy Pangilinan, and Eugene Domingo. But then, tapos parang naaliw sa amin si, Direk Peke. So, lumaki yung roles namin. Hindi na kami, hindi na kami extra. Oo. Kasi parang sabi, magagaling itong mga to, yung mga UP to, ganyan-ganyan. In fact, from there, may nagkaroon pa kami ng TV show. Si Eugene ako, si Candy. Parang extra-extra din yung, Mr. DJ. Kami ni, si Joey De Leon yung host noon. Tapos, nilagay din niya kami sa support na hindi na kami extra. Yung mga, alam mo, yung dadaan-daan yes. So, siguro, they can recognize talent when you see. And then, so yun, that was like my very first sa Shake, Rattle, and Roll. And then from there, another TV show, parang sumali kami sa isang game show, yung Ready, Get, Set, Go. And then my first manager saw me there, si Del Pascual, but he died na. So, si Del managed Piolo, me, Candy, Ruby, marami, Joy Viado. So, nakita niya ako doon, tapos sabi, gusto mo mag-artista? And I said, yes! Sobrang gusto ko mag-artista! Diba, ganyan. So, yun na yun. Tapos, it just so happened na because I'm such a Kenkoy girl. Kikay. So, ganyan, Kikay Kenkoy, na nahahanay ako sa mga comedy. Which I really liked. Uh-oh. And then, so that's how it started. Yes. Pagiging komedyante. Oo. Dun muna ako. So I took on comedy roles. And then, but then I've always wanted to be a stand-up comedian. Pero, nung first kong mag-stand-up comedy, kasama ko si Arnel, walang tumawa. Tapos iyak ako ng iyak. Tapos sabi na, ni Arnel, Giselle, ganito kasi yun. Una-una, Ignacio, dapat, Okay. Sabi na, iga-guide ka namin ni Alan K, ganyan-ganyan. Alam ko gustong-gusto mo, pero kasi masyado ka maganda, gumagano'n siya. Hindi nila ikaw ma-appreciate as a comedian. Tsaka kailangan talaga may punchline. Tsaka kailangan ganito-ganito. So, tinuruan nila ako magsulat. Tapos for a time, si Mamu, si Andrew Derreal was writing for me. And then tinuturuan nila ako ng timing, proper timing, ganyan-ganyan. So, itong mga mentors ko, si Arnel, si Alan K, ganyan-ganyan. Marami sila, Tessie Tomas, ganyan. So, I really, gusto ko talaga maging stand-up comedian kasi gusto ko talaga magpatawa ng tao. Yes, yes. Hanggang sa nakuha ko, na-gets ko, alam mo, I'm a fast learner. So, nakuha ko yon. I was able to do and I was making money out of stand-up comedy na and events to the point na iniwan ko na yung showbiz. Hindi na ako nag-teleserye, hindi na ako nag-comedy. Kasi mas kumikita na ako sa events, mas kumikita na ako sa stand-up comedy. Tsaka mas gusto ko talaga siya, mas masaya ako. Eh kaso lang, nag-pandemya. Yes. So bumalik na ako sa pag-artista. Okay. Yun. Punta naman tayo sa love story mo. Love story? Okay. Paano mo na-meet naman ang husband mo ngayon na si Emil? Okay, so Buen Camino. I met him in college also. Ah,
UP second also, year din, on the set, parang everything all happened in 1992. Wow. Kasi yun, second year din ako ng college noon. Before I started doing mga bit roles sa movies and television, anong tawag nito? I was in stage. So, meron akong ginawang play. It's called Lorena, na naka-two-piece ako. Wow! Alam naman, lola mo, sexy na. Dati pa, diba? Parang ganun. So, naka-two-piece ako. It's crush na pala niya ako noon. Oh. He did the music there. Because he's a musician. He's okay. A drummer. Right. So, he did the music there. And then, so crush na niya ako. Pero, wala. Crush lang niya ako. Kasi, wala, stage actress ako. Tapos, mahihayin siya. So, hindi, never niya akong na approach. It so happened na naging kaklase ko yung older brother niya. Kasi older brother niya, okay. Parang hinuli yung Com 3. Okay. So, even if he was older than me, parang nagsabay kami dun sa Com 3. And then, that time, I needed a video camera to shoot kasi mascom ako. But I didn't have a video camera because we were, you know, we were just lower middle class kami. So, hindi kami, we were poor, basically. So, I had to sabi ko, sino ba mga mayayama kong mga kaklase na pwede ko? Hiraman! User video, ka na pala during the user, time. User! Ako, user-friendly okay. Ako noon. Okay. Sino pwede kong mga mahiraman ng ano, ganyan, ng video camera? Tapos, ito si Miguel Buen Camino, palagi itong naka, ano ba itong alligator? Nakalakos! Tsaka naka-sperry topsider! Signature pala. Palagi naka-signature yung lolo mo. So, sabi ko, mahiraman nga. Eh, meron kaming directory. So, tinawagan ko. Eh, late na kasi, kumbaga last resort kasi papakapal na ako ng mukha ko noon eh. So, I called mga 11 na. Nang gabi? Oo, nang gabi. Wow. Ang nakasagot, si Emil. Okay. Sabi niya, hello. Tapos sabi ko, hello. I'm sorry for calling this late, but can I talk to Miguel Buen Camino? Tapos sabi niya, naposesa na niya ako kasi yung boses ko. Miguel is the older brother of Emil. The older brother, okay. So sabi niya, Emil answered the phone. So sabi niya, I'm sorry, my brother is sleeping already. But ang boses ko kasi is very distinct. Like, alam na niya, nabusesan, oh my gosh, this is Giselle, parang ganyan. Kasi nga, crush din naman niya ako. So, sabi niya, but he's sleeping already. Tapos sabi ko, may I know who's this? Tapos sabi ko, it's okay, I'll just call. Oh, wait, baka you need anything. Tapos sabi ko, yeah, actually, I do. I need to borrow a video cam. Baka naman. Baka naman pwede. Tapos sabi niya, okay, we have a video cam. I'm gonna check if it works. It's in the third floor. So sabi ko, third floor, mayaman. Sabi niya, wait lang ha. So chinek niya, tagal. So sabi ko, malaki yung bahay nito kasi third floor, ganyan. So bumaba siya, humihingal. So sabi niya, it's working but you need the long extension cord. So ko, no, pwede yan kasi hindi yan pwede kasi I'm going to shoot outside. Sabi ko, it's okay. Sabi ko, it's okay. Bye-bye. Sabi niya, wait! At least man lang, you tell me your name. You know, pinapunta mo ako sa taas and everything. I said, sorry. My name's Giselle Sanchez. Pasabi na lang sa brother mo, ha? Thank you. Sabi niya, wait, I know you! Sabi niya, sabi ko, kilig! Ganda ko, ha? Sabi ko, really? Ang haba ng hair. Ganyan, sabi niya, I know you. Sabi niya, diba, you're in Lorena. I made the music there. Sabi ko, wow! Musical yun eh. Sabi ko, galing mo naman. Sabi ko, si Emil Buen Camino is the first degree cousin of Nonong Buen Camino and Noni Buen Camino. So, music really thrives in their blood. Right. So, he made the music there. And then I said, ang galing mo naman. So, nag-chikahan kami sa phone. Mm-mm. Tapos, biglang maririg mo yung kapit-bahay ko. Hi, Giselle! Alas 12 na, umuwi ka na. Kasi nga naman. Nakikitawag ka lang pala. So, sabi ko, sorry naman. So, sabi ko, pasensya na ka, nakikitawag lang ako, ganyan. So, pag-uwi, the next day, lumapit na yung brother niya. Tapos sabi niya, my brother wants to date you. Gumanon. Ganun ka straightforward. Oo. Tapos sabi ko, okay, ako naman. Parang, okay. Because I wasn't seeing anybody that time. Alright. And I said, okay. So, yun. So, yun na yung start. Tapos, kasi yung brother niya, guwapo din, pero hindi ko ganun ka-type. Alam mo yun? Di ba may mga ganun yes, eh? Iba yes. Kasi yung tsura nila sa... Right. So, sabi ko sa mga friends ko, pagka mukha niya, sasabihin ko yun, hindi ako available. Pero pag hindi niya kamukha, available ako. Sabi ko, kamukha mo ba yung brother mo? No. Okay. Ganon. Pero guwapo yung brother niya. Yun nga lang, he's just not my type. Ganyan. So,
So yun, nung sinabi niya hindi niya kamukha, sabi ko, sige, sige, go, go. So, ano na kami, yun na yung first date namin. Mm-hmm. Tapos, ang ano niya, ang torpe, tita. Sobrang torpe. Quiet type kasi. No? So, mga 8 months na kami, nagde-date, wala pa rin nangyayari. Sabi ko, ano nangyayari? So, nung hinalikan ako, tita, nilabas ko na yung dila ako. Kasi ang tagal. Ang tagal kasi. So, nung paghalik na, nilabas ko yung dila ako. Nagulat siya. Tapos sabi ko, ay, sorry kasi, akala ko, ano, ganun, ganun. Tapos sabi niya, okay lang. Pero sige ako, ang tagal kasi. Saan at kailan nangyari yung first date niyo? Nakon, ay, yung first date namin, ano, nagpayanig sa pasig kami. Sikat na sikat. Di ba? Dinadayo yun Nako, hindi na alam na mga millennials. Sorry mga millennials. Hindi niyo alam yung payanig sa pasig. Yun ang isang glorified peria. Ginagawa lang front yun. Nang magkaka-date. Doon magkikita kunyari. Yes, payanig sa pasig. Ganyan. Okay. Yun, nag-ano kami. Ang tagal talaga. Bagal. Sabi ko, 8 months. Pero hindi pa kayo, yung 8 months na yun, kayo na? Or? Hindi nga. Hindi pa? Hindi nga. Hindi ko nga alam kung magkaibigan kami o ano. O, kung saan papunta. Na, yeah. Kasi hanggang, well, holding hands lang kami. Eh, kahit sinong barkada na ako, pwede humawak ng kamay ko diba? Okay. Kaya, diba, nung hinalikan talaga niya ako, grabe, nilabas ko na talaga yung dila ko, promise. Kasi kung hindi, wala na talagang pupuntahan, diba? So, tala, halika naman hindi niya ako. Yun na yun, diba? Hindi kaya siya nagsisi. Hindi, natuwa nga, na-excite nga, tinignan ko yung pantalon, na-excite. Anong sinicelebrate nyo at that time nung mag-boyfriend pa lang kayo? So, officially, naging mag-boyfriend kayo when? Nung nilabas ko yung dila. Yun nung inilikan ka na niya. Yun. Pero nakalimutan ko na kasi 8. Pero after that, nakatulog ka ba? 8 years din kaming nag-ano, mag-boyfriend. Again, 8. So, 8 months kami. Tapos, okay. Diba, nilabas ko yung dila ko. 8 years bago siya nag-propose. Oh my gosh, ganun katagal. Ay, tagal nga. Sabi ko siya, ang bagal nga niya. Kung ako, sobrang bilis ko. Uh-oh. Siya ang bagal-bagal talaga okay, niya. Okay, saan siya nag-propose? Kwentuhan mo naman kami sa proposal. Uh-oh. Ito nga. To the point, sa sobrang bagal niya, ang dami nang sumingit. Okay. Oo, pero buti na lang, siya pa rin ang nagwagi. Okay. Ang daming sumingit na aware ng siya. Ibang ano. Aware siya. It was like in the papers. He was a... Hindi ko lang sabihin yung pangalan kasi he's not naman showbiz. But he was a multi-millionaire. Wow. And then, friend siya ng late Riquillo. Ganun. He was also like ex ng mga beauty queens. Ganyan. Ooh. And he was really like talagang mayaman talaga siya. Kaso lang, doon ko na-realize na hindi ako mukhang pera. Kasi si Emil, he's okay naman. He belongs to the upper middle class. But he's not like super millionario, yeah, diba? Yeah. Ito, talagang pera niya to, parang ganun. And then, but when he offered me, he goes like, if we get married, we're going to transfer to Malaga. So he's in Malaga, Spain now. And I said, nang gagawin ko doon, hindi ako pwede mag-artista. Sabi ko, tsaka ako maghuhugas ng pinggan, ako mag... Hindi, may mga maids tayo. Sabi niya, I have a big, you know, estate there. You know, you're just gonna sail every day if you want to. I have a yacht there, ganyan, ganyan. Talaga, ano siya, sikat na mayaman dati. Tapos sabi ko, ay, kaso, sabi ko, kailangan kong, ano, kumita for my family. Mm-hmm. Kasi ako yung... Ako yung breadwinner. Tapos sabi niya, I will give you an allowance. Pero iba pa rin, di ba? Sabi ko, ano gagawin ko doon? Nakatunga nga lang. Nga lang ako doon, di ba? Nakaganun. Eh, di ba? Ay, sabi ko sa'yo, I would rather be the hand that gives than the hand that takes. So, ako talaga, parang minesure ko. Mas mahal ko talaga si Emil. I mean, he was okay. Maybe I was just flattered kasi milyonaryong, gwapong, Espanyolic na, you know, may mga bahay sa Calatagan at sa Forbes Park at kung saan-saan, sa White Plains. Pero, ang pinili ko pa rin, si Emil. Oh, talaga, kahit mabagal siya. Finally, he proposed to you. Kailan to nangyari at saan? It was November 4. Ay, hindi. November 4 kami, kinasal. So, nakalimutan ko na exact date. 2000 kayo kinasal. 2000 kami kinasal, okay. November. So, it was on my birthday, May 4, 2000. Nag-set up siya ng parang party sa bahay ng best friend ko, si Melissa. Pero, parang ito sa surprise party. Sinagulat ako.
So parang sinurprise nila ako. My friends were there. Agot was there. And you know, the cast of Okatokat. Kasi nung time na yun, I was in Okatokat. So Agot was there, all my friends. And then he popped the balloon and then the ano, drop. Wow. Pero ano na, parang I kinda knew na. Kasi 8 years na, tutong tagal-tagal. Please naman, sana ito na yun. Kasi kung di, hihiwalayan ko na. Doon ako sa mayamang Espanyol. Moving forward, you have two beautiful kids. Na si Leah, she's turning 18 or 18? Yes, she's turning 18. She's 18 and then 12 years old naman si Zappa. Oo. Bakit Zappa? Kay Emilia muna. Bakit Emilia? Oo. Kasi Emil and Gisella. Kaya Emilia. Okay. And Emilia means beauty and grace. Oh, okay. Gisella means grace lang. Right. So beauty and grace is Emilia. And then Zappa naman. Zappa came from comedian singer Frank Zappa. There's a comedian and a singer na Frank. You know him. Right. So sa mga rocker lang ang may kilala doon si Frank Zappa. Mga kaibigan, siguro nagtataka kayo, nag-change location po kami dahil inulan kami sa may poolside. Kaya nandito po kami sa sala. Tingnan mo naman itong aking ini-interview. Tingnan mo kanyang itsura ngayon, di ba? Para mas masarap napaka dito. Napaka at home pag nasa bahay talaga, di ba? Magto 21 years na kayo, married. Oh, yes. This coming 2021, November 4, 21 years. Yeah, 21 years. Wow, yeah. Diba? And your eldest is 18, tapos 12 naman yung yag. Saka, you're so lucky you have two. Yes, boy, no, boy and girl. And the, alam mo na yan, ano pala yan? Yung mga taong mahilig, gusto ng boy mismo or girl mismo. Meron akong ano, mag-comment kayo or try to contact Tita Aster. Meron na kaming, we saw this Chinese guy who will teach you. Ah, talaga? With the consistency of your fluids. Ah. Na parang pag ganyan, basta pag makapal na, or pag nagsasnap, gawin nyo yan on that day. Uh-oh. Ganyan. So, kailangan medyo dudukuti mo. Yung caps mo. Tapos, gaganunin mo. Huwag mo na amuyin, no? Gaganunin mo. Tapos, parang pag nag-snap siya, parang girl yata or boy, parang ganito. Pag buo, boy. Tapos, alam mo, pareho sa girl ko tsaka sa boy ko. Talaga. Ay, hindi. Nung boy ko na ginawa yun. Kasi, na-meet ko na siya nung sa boy. Kumbaga, yung babae, kayong dudukot no? Tapos, titignan niyo yung consistency. Tapos, parang, pag hindi siya nag-snap, parang girl yata or boy. Basta, magpaturo kayo dun sa taong yun. Okay. Ang galing! Okay. Ang galing talaga! Nasa college na yung panganay mo, di ba? Yes, Ateneo. Si Lia. Diba? Atenista naman. Business management. Wow. Magbi-business siya. Saka first choice niya yun. Okay. Oo. Mm-hmm. But your husband, si Emil, works from home. Yes. He's diba? He's with Chevron Holdings. Okay. It's an American company. It's an oil company. But he's with the IT there. Mm-mm. So yun, he's working there sa third floor. Mamedadayuin natin. Doon. Oo, mamaya. Bubulagayin natin. Mamaya, para, oy, bakit ayaw mo magpa-interview, ha? Arte-arte ka dyan. Okay. Anong bonding moment yung mag-asawa or as a family? Okay, as mag-asawa ngayong pandemya, naglalakad kami dito sa village. Mm-hmm. Ganyan. Tapos, nagde-date pa rin kami, lumalabas kami, kumakain kami sa labas, dyan lang sa labas. Tapos, ito, para sa mga mag-asawa. Kasi lalo na yung mga mag-asawang 20 years na, ganun-ganun. Like, may nakausap ako, asawa siya ng politician. Tapos sabi ko sa kanya, oy! Alam mo naman ko, parang kikay ako. Uh-huh. Kailan kayo uling nagtalik? Parang gano'n. Uh-huh. Sabi niya, naka ba? No? Tagal-tagal na namin, hindi na kami nagtatalik. Oh my. Friends na lang kami. Uh-huh. And then nagulat ako. Tapos sabi ko, hindi kayo nagtatalik, kayo friends na kayo. Sabi niya, hindi, sobrang busy lang. Uh-huh. Sabi ko, wag! Pag matagal na kayo, kailangan talaga, yan ang sikreto, kailangan talaga, tita, magtatali kayo at least mm-mm, once a week. Mm-mm. So, kailangan kahit busy kayo, i-schedule nyo yun. Yes. Kailangan meron talagang bonding moment. Right. As in, nagbabond yung mga katawan ninyo. Dahil kung hindi, mawawala talaga. Uh-huh. So, either maghanap si babae or maghanap si lalaki ng iba. Right. Kailangan talaga, that is a gift given by God to married people. Mm-mm. And gamitin niyo yung regalo niyo, kundi mawawala yung passion niyo. Yes. So, at least once a week po, kailangan po, meron kayong loving, intimately, ng inyong spouse. Ayan, yan ang tip coming from Giselle. Tip number one. Kailangan talaga number two, yan. Tip number two, pag nag-aaway kayo, dapat isa lang yung galit. Ikaw most of the time. Parang, alam mo siya na sa sense ko, parang ikaw yung naging type. Hindi naman. Diba? Dati.
Dati. Oh, talaga. So, inaamin mo. Dati, naging. Dati, ganun, sumisigaw ako. Kasi, medyo squatter-squatter kami. May ugaling squatter. So, ngayon, nung pag sinisigaw ko, asa ako, alalalad! Sabi, alam mo, sasagot. Hindi na sasagot. Tapos, huwag na sasabi lang niya. Shouting is uncivilized. Oh! Diba? Oh, diba? Shouting is uncivilized. Uh-oh. So, oh my God, ang squatter ko. Alam mo yun? O, parang doon ka yata namulat, no? Oo, napahiya talaga ako. Sa shouting is uncivilized. So, parang, kailangan pala maging civilized ako. Ang barbaric ko pala. Ang squatter ko. Oo. So yun, simula nun. Hindi kiniwana ng asawa mo. Oh, mabait talaga yung asawa ko. Sabi nga ng mga tao, dapat magpatayo daw ako ng monumento sa okay. kanya. Tsaka ganun talaga siya. As in, neha! Ako talaga gumagan. Talaga ako, ano, matagal din. Tsaka, there was a time palagi siyang inaaway for nothing. Alam mo yun, pag malapit na ako magkaroon, awayin ko siya. Ganun kasi mga babae. They always blame their period. Sorry, medyo hormonal ako ngayon eh. Ganyan. You know what my husband said? Sabi niya, nobody wants a drama queen. Tandaan niyo yan, mga babae. Nobody wants a drama queen. Oh, sinabihan ka ng oh, ganyan. Oh, oh, nobody loves a drama queen. Uh-oh. Sinabi ko rin sa kanya, you have to be more affectionate to me. You have to be more passionate to me. Give me surprises. Kasi parang hindi ko na nalalamdaman yung love mo. Ganun. So, very open kami. Yes. So, he tells me what he wants from me and I tell him what I want from him. So, very open yung communication namin. That's and very important. Yeah, tsaka talagang we try. Okay. We try our best to. Yun nga, like ako, hindi na ako sumisigaw, hindi na squatter-squatter, diba? squatter-squatter. Alam mo yung Hey! Diba? Yung mga squatter lang. Diba? So, kailan ka nag-mellow? Ano din, matagal-tagal din. Siguro mga ano, kasi 20 years na kami. 21? 21. No? Actually, nung sa daughter ko, medyo ano pa ako noon. Yung, dun sa second na. Sa second na. So, yung daughter ko nga, nagkaroon pa ng mga issues. Kasi syempre, sumisigaw yung nanay niya. Napaka, di ba? Alam mo yun. So, may mga issues pa siya na I had to resolve. And then my husband goes, you need to resolve your issues because you're gonna have a second child. Tignan mo, nagkaka-issue na yung anak nating una. Dahil sa'yo. Ganyan. So, I had to resolve all my issues. Mm-hmm. And then yun. So, and how did I do that? I started going to mass every day. Kasi when I go to mass pala every day, you listen to God's words. And then, yun ang nakapagpabago sa akin. Parang tinatch ka ni yes, Lord. Yes, touched by God talaga ako. Kaya nga ako, sinishare ko yung mga natututunan kong yun sa ano, sa, dun nga sa Oasis of Love Facebook. Kasi talagang nabago talaga, inayos talaga ng Panginoon yung buhay ko. Mm-hmm. Kasi talagang sobra kong dramatic dati, ganun sa, bis kong maano, may mga nakaaway sa sobra kong mga temper. May mga nakaaway pa ako. Nung bata-bata ako, ng mga artista na hindi naman talaga dapat. Diba? Sabi mo nga. Patola ka. Oh, patola kasi ako. Kasi sabi mo nga, nakumlaude ako ng UP, tapos hindi naman ako, hindi ko naman ginagamit yung pinag-aralan ko. Okay. Diba? So, dapat talaga, yung mahinahon ka lang, tsaka, yun nga, dapat kung nag-aral ka, gamitin mo yung pinag-aralan mo. Correct. Diba? Mm-hmm. Pero alam mo, I have to commend your husband, ha? Na, just ko siguro kung naiba-iba lang yung husband mo, baka iniwan ka na. Feeling matagal ko, na. I were the guy, ha? Feeling ko kung pinakasalan, ko si Espanyol, hiwalay na ako. Oo. Magka-clash kayo, eh. Magka-clash talaga kami. Tsaka, syempre, parang sa amin, you don't do that to me. I'm so rich. Diba? Mayaman din ang husband mo. Oo nga! Siya po, ano siya? Alam mo ba, there was a time pa na sobra kong sakit magsalita na sabi niya, your words are like daggers that shoots to my heart. Gumagano siya. Ganun ako kasakit magsalita dati. Ganun ako ka-insensitive dati. And I am just so thankful that I have a very good and forgiving husband. My gosh. And then, but then, of course, I'm also thankful that, you know, God guided me. Kaya nga yung ano namin, motto namin is, I always tell him na, you make me a better person. And siya naman, ang motto naman niya is, para ako, I strive to be better every day because of him. And siya naman parang, you make me happy every day. Wow. Parang ganun. Ang sarap pakinggan. So, alam mo kasi, especially pag nasa showbiz, bibihira ang nabubuo. Oo. Diba?
bibihira, di ba? Kahit sinasabi nila mga role model, pero after several years, wala na. Correct. Di ba? Oo, correct. Oo, di ba? But you're so lucky. Kaya nga sa palagi ko. At saka nagbago ka naman eh. Oo, oo. Oh, hindi ka na nagger. Hindi ka na madada. Hindi na rin ako madrama. Hindi na yung madrama. At saka selosa pa ako dati. Oh, ayun. Kasi guwapo yung asawa mo. Oo, oo. Alam mo ba, may kausap lang yan. Siya, kunyari, lalabas kami. Tapos, dati kasi nagsusmoke siya, pero he stopped smoking na. So, nagsusmoke siya. Tapos, paglabas niya, nagsusmoke siya. Tapos, pag biglang may babaeng lumabas, nagsusmoke din. Tapos, mamaya-maya, chichikahan na sila. So, mamaya-maya, binigyan siya ng calling card ng babae. Pagbalik niya dun sa upuan, sabi ko, labas mo yung calling card niya, sunugin mo sa harap ko. Ay, punitin mo sa harap ko. Sa harap, nandun yung girl nakatingin. Punitin mo. Punitin mo. So, pinunit niya. Tapos sabi ko, eh, may candle. Sunugin mo! Sunugin mo! Sinunog niya. Tapos sabi ko doon sa girl. Terror ka pala eh, di ba? Oh, hindi pa kami mag-asawa noon ah. Mag-jowa lang kami noon. Samantalang, ano ah. Paglalabas kami, di siya, may mga guys din, they will hit on me. Hinahawakan pa ako ng mga guys na, pare, you're so lucky you have Giselle Sanchez. Tapos ginagan-ganan ako ng mga guys. Ganun-ganan lang siya. Tapos sabi niya, sino yun? Sabi ko, ah, lumigaw sa akin dati. I figured, ganyan. Sabi ko, hindi ka nagagalit. Sabi niya, ako naman ang nanalo. See, magkaiba, no? Ang layo, di ba? Ang layo ng reaction ko. Opposite, di ba? Dun sa reaction niya. Di ba? Oo, kaya nga eh. Ganon. Oh. Totoo yung sinasabi nila. Dapat siguro, dyan, patayuan mo siya ng ano. Revolto. Ay, nako, no? May mga cause din yan. Baho ng utot niyan. Wala kaalam-alam yung isawa mo. Siya na palang pinag-chichismis sa nating dalawa dito. Hindi siya perfect. Mabaho po yung utot niya. Tsaka, dati po, hindi siya nagpa-flush nung nag-umpisa pa lang kami. Dahil may automatic flusher ata sila sa bahay nila. So, hindi siya nagpa-flush. So, imagine everyday pagpasok ko, happy birthday to me! Di ba, meron siya surprise para sa akin. Alam mo yung antok-antok. Tapos, Emil! Alam mo yung ganit ako. Pero ngayon, nagka-flash na po siya. So, ano po? Let me thank my personal sponsors. Doc Rob's Chiropractic Wellness Clinic. Richie's Kitchen by Richie Ang. Nesa Tomas Murato, Quezon City. Erase Beauty Care. Nesa Astilia Salon for my hair and makeup. Gandang Ricky Reyes. Chato Sugay Jimenez. Crib by Studio Manila, and Chef Tony Ang's Inasal. Maraming salamat sa inyong lahat. Pwede ba ako rin? Of course. Oh, it's your turn. Yes, I'd like to thank Ilio's Party Trays for our merienda today. Wow, thank you. We have truffle pasta. Yay! Salamat, Ilio's. Feel ko yan. Yes, and then yung mga gustong, lalo na yung mga moms and, you know, the millennials na, how does she maintain her small waist exactly. And everything? So, you message me po sa Instagram, Giselle Sanchez, or sa Facebook, Giselle Sanchez. And I will tell you my secret because I'm selling my secret. Ah! Oh, so, meron akong product na binibenta. It's called the waist trimmer. Uh-huh. Na it will, you know. Kailangan ko yan, anak. Kailangan ko yan. Naubusan ako. Pero meron ako dyan konti. Okay. Kunin mo na. Anong tawag nito? It will, it will cut off the, ano, the fats in your tummy. Kasi alam mo pala, ang belly fat can lead to high cholesterol, cancer for breast, tapos heart attacks. So marami pa lang ano, ang belly fat, napakaraming mga benefits. Kundi belly fat can lead to a lot of sicknesses. Oh yeah. So if you lose your belly fat, yun ang maraming benefits. Yun. Galing. Yun. Okay, ano pa yung message mo sa kanila? So to all of you, ayan, sa inyong lahat, yun, try niyo yung ginagawa ko, yung pagsimba araw-araw. Or just, you know, if you're a Christian, just read the Bible every day. Just one message from, you know, just one verse from the Bible. You can go to Oasis Facebook and every day meron po kami doon. For good vibes, you can visit me in Giselle Sanchez Instagram and Facebook. And Tita, thank you so much. It should be for years of friendship and likewise. And congratulations kasi 100,000 subscribers ka na. Na. Ako kasi I just started dito. You can follow me on YouTube, but I don't
ano, ay, hindi madalas yung pag-update mag-upload mo. Oo. So, gagayahin kita. So, follow me na rin here sa YouTube, Giselle Sanchez. Kahit konti pa yun lang yung ano, bear with me. I will start ano, updating my YouTube as well. Everybody starts from there. Yes. Kukunting-kukunti, lumalaki yan. Pa-onti-onti. Diba? O, dapat. Sige-sige. Go, 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 go. Kaya oo, man. Diba? It was a fun interview. I really had fun. Not for anything. Ako, alam ko naman na yun eh. Ni-expect ko na yun. But I didn't know na ganito tayo kasaya. Oo, nag-change location pa tayo. Dalawang location. Diba? Ito lang ang vlog ni Tita Aster na dalawang location. Ayun. At maraming salamat for allowing us in sa bahay mo. Napakaganda mong bahay na apat na floors lang naman. Sorry, Emil, dahil siniraan ka ng asawa mo. Dito sa TikTok with Aster Amoyo. Diba? I love you, Papa. Kahit mabaho utot mo. Teka muna, how would you describe your husband, Emil? Papatayuan ko lang ng rebulto sa sobrang bait. Sa sobrang talino, sa sobrang gapo. And I am so proud to say na tama yung decision ko na hindi ko pinili yung mas mayaman. Ini-emphasize mo talaga yun, ha? Oh, with that, mga kaibigan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon ng TikTok with Aster Amoyo for updates. Mga kaibigan, hanggang susunod na Biyernes, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. We'll be right back.